Hello everyone, once again, welcome back to my channel again. Kumusta po kayong lahat? Mapayapang araw po sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa maayos na lugar saan mang parte kayo ngayon ng mundo. And also, reminder ko lang din po sa mga taong bago lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Isama nyo na rin i-click yung all para lagi kayong updated every time may bagong videos ako dito. At sana huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang bawat video ko kung ito ay nagugustuhan ninyo. 19 days na lang at eleksyon na sa Pilipinas ngayong May 9. Maghahalal na uli ang taong bayan ng mga bagong taong mamumuno sa ating bayan. Nakasalalay ang magiging kalagayan ng ating bansa sa ating mga kamay. Kaya sana bumoto po tayo ng tama. Alamin at kilalanin nating mabuti ang mga kandidato bago natin iboboto. At ipagdasal din sana natin na sana it will be a clean and honest election. Iba't ibang mga kaganapan ang nangyayari habang papalapit ang eleksyon. Sari-saring mga kontrobersya na ang kinakaharap ng mga kandidato, lalo na ng mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Hindi lang yung mga kandidato ang mga nagpapasaringan, kundi pati mga supporters ng bawat kandidato. Siyempre, hindi rin maiiwasan na ang bawat isa sa mga ito ay nagmamatyag sa kung anumang maling magawa ng bawat kampo. At siyempre rin sa kagustuhang manalo ng bawat isa. Lalong-lalo na sa mga supporters na gustong-gusto rin siyempre nila na manalo yung manok nila. Kanya-kanyang mga puna, kaliwat-kanan ang ibinabato nila. Ang pinakabagong celebrity na naging laman ng kontrobersya ngayon ay si Tony Gonzaga. Alam natin na all out ang suporta ni Tony Gonzaga sa kanyang kandidatong si Bongbong Marcos. Present din lagi sa halos lahat ng rallies ni Bongbong Marcos si Tony Gonzaga bilang host at bilang performer. Sa isang rally nila na bago lang ginanap sa Cebu, may mga binitawang mga salita si Tony na tila hindi yata nagustuhan ng mga supporters ng katunggali ni Marcos. Para kasi sa kanila, mali at mukhang walang alam si Tony sa mga sinabi niya tungkol sa pagbabalik ni Marcos sa kanyang tahanan sa Malacañang. Mabuhay ang Cebu! Sa dami ng rally na ginawa ng Unity Team, talagang ang Cebu nagpatunay ngayong gabi! Masyado niyong ginalingan, Cebu! Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan, ang Malacañang! Actually, marami ang nag-react dito sa mga sinabi ni Tony. Kumbaga, marami ang nagsabi at nagtanong kung alam ba daw ni Tony yung mga pinagsasabi niya. Dahil para nga daw sa kanila, maling-mali yung mga salitang ginamit doon ni Tony. Kung kaya, yung ibang mga supporters ng katunggali ni Marcos ay napareact dito. Isa na si Ogie Diaz, na kilalang supporter ni VP Lenny Robredo. Sa ginanap na rally nila kanina sa Dumaguete City, nagpasaring si Ogie tungkol dito sa sinasabing tahanan ni Tony. Ay nako, nakakaloka ito, Loy! Oo naman, Nay! Ayan, malapit na ang panahon para makauwi sa kanyang tahanan, ha? Sa Naga City. Yeah. Pagkatapos ng 6 na taon. Yes. Oo. Doon nga naman kasi yung tahanan niya talaga, oh, di ba? Pagkatapos ng 6 years. Pero bibigyan natin siyang lahat ng pansamantalang tahanan for 6 years sa Malacañang! Yes! Bahay po natin lahat yon, ha? Yes! Hindi po nang iisang tao lang, ha? Hindi po yan pinauupahan. Pansamantalang tirahan po yan. Yes! Ng ating mahal na Pangulo. Yes! At isosoli din yan sa taong bayan. Yes! Diba? Dapat ganun. Oo! Diba? At isa pa sa nag-react sa mga sinabi ni Tony ay si Mocha Uson. Si Mocha ay kilalang diehard supporter ni Pangulong Duterte na ngayon ay hayagang sinusuportahan
sa pagkapangulo si Isko Moreno, tumatakbo rin si Mocha Uson bilang representative ng kanyang party list, yung Mocha Mothers for Change party list. Hindi nga rin nagustuhan ni Mocha yung mga sinabi ni Tony. Ayon kay Mocha, walang alam si Tony sa public service o sa pagiging public servant. Gusto ko lamang pong magkomento dito sa sinabi ni Miss Tony Gonzaga. Alam mo ma'am, hindi maganda yung sinasabi ninyo. Napaghahalataan na wala po kayong alam sa public service. Si Pangulong Duterte nga po ay sinasabi niya na ang Malacanang ay kanya lamang opisina. Hindi po niya ito tahanan. Ito ay pag-aari ng taong bayan. At para sabihin mo na babalik na sa kanyang tahanan sa Malacanang si Marcos, ay parang sinabi mo na rin po na diktador ang kanilang pamilya na ginawa na talagang tahanan ang Malacanang noon. Umalis lang saglit at ngayon ay babalik muli para angkinin ito. Paalala lang po, ang Malacanang ay pag-aari ng bawat Pilipino. Ito ay opisina lamang ng public servant ng ating bayan. Sana po ma'am, matuto kayo sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Well, personally, para sa akin, may punto naman itong mga pamumuna nila kay Tony. Hindi ito tungkol o dahil sa Pangulo na sinusuportahan ni Tony, kundi itong opinion ko ngayon dito ay para kay Tony lang mismo. Bilang isang celebrity si Tony, isang artista, isang influencer, isang host, sa isang malawakang rally, karapat dapat lang din siguro na maingat siya sa kanyang mga sinasabi dahil alam natin marami ang nanonood sa kanya. Kumbaga, ang sinasabi ko dito, sa dami ng mga taong nanonood sa kanya, lalo't lalo na rally ito, these people have the right to correct information or to write information. Mali kasi talaga na sasabihin na parang inaangkin na kung sino man ang uupo sa Malacanang ay parang sariling tahanan niya na ang palasyo. Lalong-lalo na nung sinabi ni Tony na babalik na sa tahanan niya yung kandidatong sinusuportahan niya. Mali kasi talaga kahit pasabihin natin na minsan lang naupo bilang ating Pangulo ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. at nanirahan sila sa Malacanang ng 20 years. Dahil kahit ganung katagal silang nanirahan doon, hindi pa rin sila ang nagmamay-ari ng Malacanang. Kasi parang yung sinabi ni Tony ay nakakainsulto naman sa taong bayan. Huwag nating kalimutan na tayo, mga taong bayan, ang nagmamay-ari nito. Hindi lang naman ang Malacanang, kung hindi lahat ng proyekto ng ating gobyerno mulat mula pa. Tulad ng mga ospital, mga tulay, mga daan, mga transportasyon na pinagawa ng ating gobyerno at iba pa. Lahat ng mga ito ay pagmamay-ari ng taong bayan. Mga mamamayan na nagbabayad ng kanilang mga taxes o mga buwis. At tayo yan. Ang ating gobyerno, pinapasahuran natin sila sa pamamagitan ng ating mga buwis. Wala tayong utang sa ating mga gobyerno. Sila ay nagsisilbi pero hindi ito libre. At dapat din na gumawa sila ng mga proyekto na makakatulong at makapagpapaunlad ng mga buhay natin dahil yun ang trabahang pinasok nila. At pera natin ang pampasahod sa kanila. At pera din natin ang ginagamit nila sa bawat proyekto na meron sila. Siguro ang masasabi nating utang lang natin sa kanila ay yung magagandang serbisyo na nagagawa nila para sa atin. Sa palagay ko, alam nyo rin na si Pangulong Duterte hindi niya pinatira sa Malacanang ang kanyang pamilya. Dahil para kay Pangulong Duterte, hindi yun ang totoong tahanan nila. Ang totoong tahanan nila ay nasa Davao City. Ang Malacanang ay tahanan ng taong bayan. Kaya mali rin talaga na ipaparinig ni Tony sa mga tao na ang Malacanang ang magiging tahanan uli ng kanyang kandidato. Na para bang sinasabi niya na narimata lang dati yung Malacanang at ngayon ay babawiin na. But don't get me wrong, itong opinion ko dito has nothing to do dun sa kandidato ni Tony o kahit pa sa ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang dito ay dapat sana maging responsable si Tony bilang isang sikat na host at isang sikat na influencer. Siyempre, ayaw ko rin na matanim sa mga isip ng mga nakikinig sa kanya na ang Malacanang ay pagmamay-ari ng isang pangulo. Tulad nyo, taxpayer din ako. At hindi maganda na aariin ng ibang tao ang pag-aari ng taong bayan. Kung kaya para sa akin, dapat lang siguro na ituwid itong mga sinabi ni Tony. Again, I am not for or against any presidential candidate dito sa issue na ito.
I am against dun sa mga salita na binitawan ni Tony Gonzaga. At the end of the day kasi, lahat tayo ay Pilipino. At lahat ng mga naglalaban-laban ngayon sa eleksyon ay mga kapwa Pilipino rin natin. Lahat sila ang sinasabi nila ay para mapabuti nila ang kalagayan ng ating bansa. Kasama na doon na mapabuti nila yung mga buhay natin. At ang lahat ng mga ginagawa nila ayon sa kanila ay ginagawa nila ito para sa bayan natin. Pero hindi naman pwede na lahat sila ay mananalo. Kaya tayo nagkakaroon ng eleksyon ay para pumili tayo who among them is the best. So sana wala lang personalan. Sa bawat paligsahan kasi, iisa lang ang mananalo. Pero ganun pa man, mananatili pa rin tayong lahat ng mga Pilipino. In the end, iisa pa rin ang bansa natin. But then, it doesn't mean na mali-maling mga information ang sasabihin natin. Dahil hindi lahat ng tao ay kayang umintindi ng malalalim. At hindi rin lahat ay pwede nating ipagkibit-balikat. Lahat tayo, I'm sure, we want truth. And we stand for truth. Yun kasing nagawa ni Tony, pwedeng misinformed siya or disinformed siya. Misinformed, ibig sabihin yung hindi talaga niya alam na mali yung sinabi niya. Disinformed naman, ang ibig sabihin, ay alam niyang mali, pero pinanindigan niya at sinadya pa niyang gawin. Yun yung kaibahan ng misinformation at disinformation. Well, siguro rin dahil live yung rally, whatever comes into her mind, kung ano man yung sumasagi sa isip ni Tony, yun agad yung naibubulalas niya. Dahil nga live yun. So wag naman sana tayong magalit kay Tony Gonzaga. Pero wag din nating konsintihin yung maling sinabi niya. And that's all for now mga kaibigan. Again, let's hope for a clean and honest election. At sana gabayan tayo sa mga isusulat natin sa ating mga balota. Once again, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.